Hindi lang sa Maynila ginunita ang 50th year ng martial law, kundi sa iba't ibang lugar sa bansa. Isa na rito ang Bicol, kung saan inalala ng martial law survivors ang kalupitan ng batas militar na ayon sa kanila nagpapatuloy hanggang ngayon. Panoorin ang report ng Barretang Bicol Noon. Nakakalungkot. Pero mas gusto kong yearly na alala. Malinaw pa sa alaala ni Asuncion ang tinaguriang Black Saturday Massacre noong 1985 na naganap sa Ragay, Camarines Sur. Isa ang asawa niya sa mga pinaslang sa nasabing massacre. Kabilang si Asuncion sa mga nagtipon sa Naga City noong September 19 para siriwain ang hambalos ng martial law sa kanilang rehiyon. Walang kasing halaga ang buhay ng tao na nawala sa kanyang pamilya. Hindi ko alahin lang yung pagkuha ng asawa ko ng gulay sa buko. Yun ang huli namin pagkikita. Inuwi siya sa akin April 7, patay. Buhat-buhatan ng mga kapwa niya, magsasaka. Patay na, isang bala lang ang tumama sa puso niya. Sunod-sunod noon ang libing. Unang nilibing yung asawa ko. Sinunda ng nasabing pagtitipo ng isang marcha noong September 21 na dinaluhan din ng martial law survivors na desididong magprotesta kahit marami sa kanila ay may edad na. Gusto po natin na iparating sa ating mga kababayan ang istorya ng martial law na hindi dapat kalimutan bilang mga Pilipino. Lalong-lalo na po sa panahon ng ating mga kabataan sa ngayon na sila po ay nararapat na malaman nila ang dinaanan ng kanilang mga henerasyon. Ayon sa human rights groups, kahit ilang henerasyon na ang nagdaan matapos tanggalin ang martial law sa bansa, tila buong persa pa rin daw itong umiiral sa kanilang rehiyon hanggang ngayon. Kitang-kita ito sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng human rights violations. Ayon sa Karapatan Bicol, haabot na sa 131 ang biktima ng extrajudicial killings mula noong termino ng dating Pangulong Duterte hanggang sa kasalukuyan. Isang magsasaka ang huling naitalang biktima ng mabaril noong August 2 sa isa na gawang operasyong strike ng Pwersang 49th Infantry Battalion Philippine Army at Iriga City Police sa Iriga City, Camarines Sur. Sa aming lugar, kapag nakakarinig ng martial law, hanggang sa ngayon, mayroon pa silang pobya. Maraming mga biktima na hanggang sa ngayon ay hindi pa po nakaka-recover. Ang nangyayari sa ngayon, ang ating isipan emosyonal, ginagamit nila na torturing ka. Huhulihin ka kung ano-anong gagawin sa inyo, gagawin ka na mga kung ano yung mga kaso na hindi mo naman alam, na hindi mo naman nagawa, kasalanan. Ayon sa Defend Bicol Network, laganap man ang takot sa kanilang rehiyon, hindi pa rin ito mapipigil ang paniningil ng hustisya ng mamamayan ng Bicol. Kaya nga noong mismong September 21, nagkasama ang iba't ibang grupo ng prayer rally sa Legazpi City kasabay ng mga protestang inilunsad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Connie Naag ng Barretang Bicol Noon, nag-uulat para sa Alo.